What's up guys, sa araw na to, may malungkot akong balita sa inyo mga kaibigan. A while ago, at about 9 p.m, tamang-tama lang, kararating ko lang sa office. Kasi nga, panggabi ang inyong likod, binangga yung sasakyan ko. Nakakalungkot mga kaibigan, ang feelings pala, no, pagka ganun, no, yung inaalagaan mo yung sasakyan mo. Alagang-alaga mo sa lahat, sa maintenance niya. Tapos, mababangga lang. Hindi mo pakiramdam mo masakit talaga kasi mga kaibigan, yun ang ginagamit kong service, no, service to office hanggang sa bahay namin. So nakakalungkot mga kaibigan kasi syempre hindi mo ini-expect. So time check 10:44, so nagkaroon kami ng settlement sa police na hindi nadadaan sa traffic management. Siya ba driver sa kanya mayari? Dinala ko na yung sasakyan ko dito sa talyer, no? Nagkasundo kami, settlement ng Bumangga sa akin. Actually you guys, tip ko lang mga kaibigan, nung nabangga ako, binabayaran ako ng lasing kasi siya. Siguro alam niya yung liability niya, mas malaki yung damage pagka hindi siya nakipag-areglo sa akin. So binabayaran niya ako ng malaki. Actually mga kaibigan, kasi nga lasing nga siya. Pero hindi ko tinanggap yung guys kasi driver din ako, no? May mga human error po yung mga aksidente. So ayoko mangyari din sa akin niya, baka pagka ginawa ko, tinanggap ko yung ibabayad niya sa akin. Makarma ako, tapos sa akin naman ang mangyari, tapos wala akong pambayad, ano mga kaibigan, nangyayari yan mga kaibigan. Pero tip ko lang mga kaibigan, no? Kung syempre pagka kayo palakaibigan, marami kayong makikilala, no? Lalo na sa mga mekaniko, sa mga talyer. So ang ginawa ko guys, dinala ko sa talyer together with the yung driver na nakabangga sa akin. So estimation, no, ini-estimate doon. So, yun ang kailangan ko lang bayaran. Sabi niya sa akin, tanggapin ko na raw. So nung gabi rin yun na binangga ako, binibigyan niya na ako ng pera. Pero sabi ko, bukas lang tayo magkita. Ayokong tanggapin yan. Gusto ko estimate na lang yung sasakyan. Then kung ang magkano estimation, yun lang ang babayaran. Nagkasundo kami sa ganun, no? Kinabukasan, pumunta kami sa talyer. Yun, pinakita ko yung pina-estimate ko yung damage. Then nagkasundo kami sa ganung presyo. So ang tip ko lang, guys, kung may kakalala kayong talyer,
na kaibigan nyo na professional naman, eh ano, paggawa nyo na lang doon, mas makakatipid kayo. So kung magkano estimation, so walang regrets, no? Hindi ka kukonsensyahin dahil yun naman talaga ang estimation ng mga dekalidad na talyer. Actually, hindi pinagdadalan ko rito is legal ano din, dekalidad na talyer din, no? Body paint, lahat, no? Actually, ito mga kaibigan, binabatak to mga kaibigan. So ayan, pakikita ko sa inyo. Ayan, no? Binabatak siya, oh. Ayan, oh. Oh. Ayan, oh. Binabatak yung yupi, yung binangga. Yan, medyo malayo ko sa ano, sasakyan ko, pero binabatak siya. So ganun guys, ganun ka professional yung gagawa. Eh yung binayad sa inyo, yung po yung dadali mo sa kaibigan mong talyer, so mas makakatipid ka mga kaibigan. So 90% actually mga kaibigan ang naitipid ko. Ang nasave kong pera doon sa binayad sa akin kasi kaibigan mo yung talyer. But yung pinag-estimate namin is di kalidad na talyer, no? Hindi itong pinagagawa ko ngayon. Actually, hindi ito. So, ang laki. Pampatagtag din ang bayad ng kuryente, ng tubig. So, internet, no, nakadagdag din. Ano. So, ingat ganun guys, no? Tip ko lang yun, no? Gamitin natin ang common sense. Iisip natin para at least, no? Mas tipid tayo. Kaya guys, pupuntahan ko yung nagbabatak. Actually, binabatak siya. Hindi siya pinupokpok, ha, mga kaibigan. Tinan niyo naman. Very professional yung tumitira, actually. Hindi pinukpok yan, mga guys. Dito niyo yung before. Yung before na kinuha ang computer. Yupi-yupi yun, mga kaibigan. Pero tinan mo ito. Ano ito? Parang magic, ano? Ito. Professional ang tumira, mga kaibigan. Hindi basta-basta. Diba? Hindi basta-basta talaga. So, talagang magaling yung tumira. So, guys. So, ulitin ko. Yeah. Ayan, binatakyan mga kaibigan, hindi yan pinukpok. Oh. Sa isipin mo, ganun. Ano yan eh, yupi-yupi yan, pati yung tambucho ko. Anyway, ito muna inuuna yung body niya. Isipin nyo, parang hindi nga nagalaw yung pintura niya. Parang hindi nasira yung pintura niya. So binabatak, ganun kagaling. Oh. Kaya meron pang dito sa gilid, titirahin pa yan. Tinan nyo itong nasa likuran. Oh. Ah, unti-unting bumalik siya. So, yun ang purpose guys nung vlog ko, no? Para ma-share ko lang sa inyo kung paano maging practical, no? Na hindi ka nandalamang ng kapwa mo. Okay? Hindi ka, wala ka nilamangan. Hindi ka, kumbaga, fair lang po, no? Binayaran ka in fair price, no? Ginamit mo yung practicality, dinala mo sa medyo mas mababa. Yan mga kaibigan ang tumitira, oh, si Kuya. Oh, pero nga, professional talaga. Kita mo, parang malaman lang. Parang wala agad nangyari. Ayan. Ayan mga kaibigan, kita mo. O paano ginagawa, oh. Isipin nyo. So yung pintura niya hindi talaga nasira kasi binabatak talaga. Ay, mga professional na latero, talaga makikita mong professional. O yan, o. Tignan nyo. Ang lalim yan mga kaibigan kanina. Pero ito, unti-unting umuunat siya. So ganun pala yung pagbabalik ng nabangga. Okay. For the meantime guys, ipakikita ko muna sa inyo kung paano nangyari yung aksidente, no? Nakapark ako mga kaibigan sa office, mga kaibigan. So biglang binangga ng isang montero yung sasakyan ko. So dalawa kami nadali, no? Yung isang mobile, police mobile, tapos actually yung laka ko sa unahan na yupi. Binangga niya ngayon yung police mobile na sasakyan kasi sobrang lakas ng impact nung pagbangga nung montero sa akin. So kaya nga yung damage sa likuran sobrang laki. Pagbangga niya dire-diretso sa police mobile, sira yung apakan ng police mobile, sobrang lakas dahil pinulak niya yung sasakyan ko.
Buti nga mga kaibigan, hindi ako nag-brake engine noon. Kasi kung naka-brake engine daw ako, baka daw mas malaki yung damage. Baka pati yung tanke ng gas ko nadali. So nawasak. So ang ginawa ko, naka-neutral lang yung sasakyan ko noon. Kaya kahit malayo yung mobile inabot. So awa ng Diyos, okay naman. Hindi gaano malaki yung na-damage. No? Na ako sa top 5 kung saan pagawaan ng mga sasakyan. Actually mga kaibigan, kilala ko yung may-ari nito mga kaibigan kasi 95 ko pa kilala to. So yan yung taller nila. Mabait yung may-ari nito mga kaibigan. Pati yung mga manggagawa nila mababait. So nagmumotor pa lang ako mga kaibigan. Kilala ako ng mga gumagawa nito. Okay mga kaibigan, so awa ng Diyos. Natapos din, ano, okay na, nagka-settle na kami, na-estimate na rin yung, ano ko, yung sasakyan ko, yung talaga, ganun talaga, nakiusap din yung, ano. Actually, mga kaibigan, this is true, no? Inano ko, no, inareglo ko kagabi, ayoko tanggapin, ayoko kasi nakakarma, mga kaibigan, kasi motorista din ako. Tsaka umiinom din ako mga kaibigan. Lasing siya. So, ang tendency, ano daw, baka daw, ano, mapunta pa sa ibang, ano, usapan. Hindi ko tinanggap mga kaibigan kasi ayoko makakarma. Gusto ko, kung ano lang yung estimation, yun lang yung babayaran sa akin. So, nagkasundo ko, no? Mabait lang din yung nakabangga. Ako, hindi naman ako marunong manisi. Walang perfectong tao. Pero kahit na human error, napakabait naman, you know? Actually, hindi ko siya sinamantala. Kung kaya kong sumantalahin, kayang-kaya ko kasi lasing siya. Hindi ko tinanggap yung mga kaibigan. Gusto ko kung magkano lang ang damage na mababayaran. Siyempre kaya ako sinigurado, mga kaibigan. Baka mamaya yung chassis ko may tama. Kina-check ko kanina, walang tama yung chassis ko. Matibay pala yung chassis. Buti nga, walang nangyari mga kaibigan sa, ano ko, makina ko kasi binanggaan yung mubit. Karambolas na yung mga kaibigan. Binangga ako, binangga ko rin yung karambolas ko.